Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Ang huling kabanata, kahit abala si Kailin sa opisina, manaka-naka niyang inaagawang isipin tungkol kay Riggs ang atensyon niya. Hanggang kailan ba siya magdi-disguise sa harap nito? Parang wala nang saysay ang ginagawa niyang pagsubok sa damdamin nito dahil napatunayan na niya na kahit paano ay bagay na inaasam niya. He cared for her. That was evident. Maybe on his part, it wasn't love yet. But so what? As long as they had the so-called chemistry, love will come along the way, soon. She smiled at the idea and decided it was high time. She told him the truth. Mamayang gabi, ay aalis na si Riggs pabalik sa Davao at hindi niya hayaang makalayo ito nang hindi nito nalalaman ang tungkol sa kanyang pagkatao at sa kanyang laro. Natigil siya sa pag-iisip ng bumukas ang pinto ng kanyang opisina at sumungaw ang isang sales staff niya. "Ma'am, narito ho si Mr. Riggs Suniga." Napaawang ang mga labi niya sa pagkabigla. Huli na para ibalik niya ang sarili dahil nakita na niya ang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Ang tauhan niya ay tila namamalik mata sa pagkakarinig sa kanya. "Let him in, Mabel." Ani ang hinamigang sarili. Bahagyang lumihi sa pintuan ng babae upang magbigay daan. Saka ngumiti kay Riggs na parabang inaanyayahan na pumasok na ito. Nang makapasok ang huli, ay kinabig na ni Mabel ang pintuan pasara. Lumapit ang binata at hindi nito maalis-alis ang tingin sa kanya. Tila natatakot na minsan sa pagkurap ay maglaho siya. "Tell me, I'm not dreaming." Ang tila wala sa loob na sabi nito nang maupo ito sa harap ng desk niya. "You are not," aniya, saka bumuntong hininga. She knew it was untimely, pero dahil ipit na siya, wala siyang choice kundi ang magtapat na. "What brought you here? Hindi ka man lang nag-text sa akin na darating ka. Para ano? Para bigyan ka ng pagkakataon na makapagpabagong anyo." Nakangiting pagpaparungit nito. "Nagka-idea na ako, kagabi pa, na tungkol sa tunay mong katauhan. And the best way I thought para kumpirmahin ang totoo ay ang bulaging ka. Para hindi ka magkaroon ng pagkakataong makaalis pa." "I'm so sorry," nahihiyang sabi nito. "I was planning to confess you tonight. Kaso, heto ka na." "Really?" Anito sa pagkakatingin sa kanya ay hindi maikakaila ang kakaibang tuwa sa mga mata. "Looking back now, kaya naman pala madali nyo kung napatawad sa kasalanan ko ay dahil may kapilyuhan ka na rin ginagawa. You're a good actress yourself." "Hindi ka galit?" Alanganin ang ngiti nito. Saad niya. Umiling ito. "Anong karapatan ko? Pareho lang naman tayo na may talangka sa tuktok na parang isiping gawin ang mga kalokohang ginawa natin. Mahirap magpanggap." Unti-unting lumawak ang ngiti niya hanggang sa tuluyan ang mauwi sa pagtawa. Maya-maya pa, napuno na ang malulutong na halakhak nila sa opisina niya. Si Riggs ang unang nagseryoso. "Tell me what has gotten into you para magpanggap ng pangit?" "Because I hate the idea of marrying someone for convenience sake," matapat na sagot niya. "My father was very adamant about the marriage agreement, giving me no choice to oppose. You can blame me if I resorted to such a crazy idea. All wanted was to displease.
Maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit pumayag ka sa kagustuhan ni Ninong? Are you just being a good daughter to finally give to your father wish that we be married? Pananalakab nito. Umiting siya. No, it is willingness on my part. Bagamat nag-init ang mga pisngi, ay matapat na saad niya. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha nito. Waring siya ang naririnig. Biglang inapuhap nito ang mga kamay niyang nakapatong sa desk. Can't you see? Anito ang titig na titig sa kanya. Kahit sa paggawa ng kalokohan, synchronize ang mga isipin natin. It's only connotes one things. You and I are really meant for each other. Nakakatunaw ang titig ni Riggs. Kaya otomatiko siyang napayuko nang hindi na yon matagalan. Kumakabog ang dibdib niya sa tensyon at kaba. Gusto mo ba ng kape? Tisimuladong alok niya. Pagkunwan upang labanan ang kaasiwaan. Bago pa ito makatugon ay kaagad na niyang nabawi ang kamay. Tumayo at nagtungo sa counter ng kinaroroonan ng percolator. Kita ng dalaga ang panghinig ng mga kamay niya habang dumadampot ng mga puswelo. Ang tila lalo pang nagririgo doon ang puso niya nang maramdaman na nasa likuran na niya ang nobyo. Maupo ka na nga lang. Natatawa pero naiiling na sabi niya nang hindi humaharap. Sa halip na sumunod, inilagay nito ang kamay sa magkabilang balikat niya sa kamarahan siyang ipinihit paharap dito. Ano ba? Hindi na niya magawang ituloy. Ang sasabihin ng biglang sarhan ang mga labi nito ang bibig niya at supilin sa anumang tangka ng pagpoprotesta. Ni hindi na niya tinangkang manlaban. Tinanggap niya ng buong puso ang halik nito at tinugon na may kasintulad ng alab. Ipinikit pa niya ang mga mata upang higit na namnamin ang tamis na dulot ng mga sandaling iyon. Kapwa sila humihingal nang maghiwalay ang mga labi nila. Magkasaliko pa rin ang mga braso nila sa likod niya at tila ayaw siyang pawalan. Napakaganda mo talaga, Carlene. Paana na sabi nito nang hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. May ilang gabi na sa mga panaginip lang kita hinahabol. Para akong tanga. Nahanap ng hanap sa kagandahang yan. Yung pala abot kamay lang kita at nagbabalat kayo sa ibang katauhan. Hinahanap mo ko? Di makapaniwalang ulit niya. Nakangiting tumango ito. Tatlong beses akong nagpabalik-balik dito sa mall sa pag-asang maligaw ka dito. Pero hindi kita natechempuhan. Hindi ko akalaing dito lang pala matatagpuan sa loob ng maliit na butik na ito. Kahit siya rin naman ang babaeng tinutukoy nito, masakit tanggapin sa kalooban na iba ang gumugulo sa isip nito at hindi siya bilang pangit na anyo. Imagine, naakit ako ng husto sa isang babaeng minsan ko lang nakita, pero hindi nawala sa isip ko. Ilang gabi akong nalito sa damdamin ko. Nahati ang kalooban. I was chasing an elusive dream. Well, I knew my heart already belonged to somebody else. The less beautiful one. Iyon pala. Walang dahilan para malito ko dahil kayong dalawa ay iisa. How flattering. Ano yung di mapigilang maging sarcastic. Sinasabi mo lang yan ngayon dahil nalaman mo na ang totoo. Kung nagkataong ugly duckling ako, masasabi mo pa rin kaya yon? Maybe someday, love eventually develop pero hindi na sa puntong ito. Yan ang palagay mo? Nababaghang tugon nito. Sabay kala sa kanya para magtinginan siya ng maigi. Are you saying na ang feeling ko sa iyo ay super pisya lang? Tumango siya. Okay lang naman yon. Ganun talaga eh. Ang isang pangit hindi basta-basta maiibig ng isang matikas na pares mo. Lalong nagdilim ang anyo nito sa pagkakatitig sa kanya. Halatang galit base sa pagkakakunot ng noo. Si Carlene din ang lihim na napahiya nang ma-realize ang kapangitan ng mga sinabi. I'm sorry. I didn't mean
to sound offensive, aniya kahit alam niyang huli na para bawiin pa ang ipinahayag niya. I'm just being honest with my opinion. Hindi na nito nagawang sumagot nang marinig na may kumakatok sa pinto. Kasunod ang pagbubukas niyon, napalingon siya roon at nakita niyang muli na sumungaw si Mabel. Ma'am, nandito na ho ang delivery ng mga in-order nating scarf and tie. Nakangiting iporma nito. Sige, lalabas na ako, sabi niya rito. Nang umalis ito ay muli niyang binalingan ang wala pa ring kangiting-ngiting lalaki. Just stay here. I get back to you. Aniya at iniwan na ito. Nang balikan niya ang binata sa kanyang opisina, makalipas ang 10 minuto, nadismaya siya nang hindi na ito dinatnan noon. Nagdamdam sa kanya si Riggs. Tiyak ni Kylie na wala naman siyang intensyong saktan ang kalooban nito. She just stated her opinion and meant no offense. Pero no-offend pa rin ito ngayon. Ay pinagsisisihan niya yon ng husto. Sa trabaho ay hindi siya mapakali. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ang kasintahan. Pero nako-off ang cellphone nito at tila ayaw nang buhayin. Kinakabahan tuloy siyang baka makaalis ito na masama ang loob sa kanya at hindi na magpakita kailanman. Kaya bandang alas 5, iniwan na niya ang kanyang boutique sa assistant niya at tagpa siyang umuwi. Ang balak niya ay suyuin niya ang nobyo at siya pa ang magpipresintang ihatid ito sa airport pa uwi sa Davao. Ngunit gano'n na lamang ang panlulumo niya nang hindi nadatnan sa kanila ang binata. Ana ng mami niya, may 3 oras nang nakaalis si Riggs. Nagbabaka sakali raw na isang mas magaang chance passenger flight. Madaling-madali nga eh, sabi pa nito. Tumawag ang daddy niya sa landline at ako ang nakasagot. Na-stroke daw si Maring Beth kanina bago magtanghalian. God, bulalas niya. Kagyat na nakadama ng pag-aalala sa kalagayan ng mami ni Riggs. Pero okay na nakatatawag lang ni Dante. At inassure nila na ayos na si Beth. Mild stroke lang daw. At parang overpatig lang ang pinagmula noon. Lihim siyang nakahinga ng maluwag. Si Riggs, kadarating lang daw. Anito sa kanapailing-iling. Kawawa naman yung pobre. Napasagsag tuloy ng di oras. Naglalambing daw kasi si Mare na masilayan yung anak. Siyempre alam mo na, unico iho. Hindi na halos nanawaan si Kylie ang mga huling pangungusap ng ina. Ang matitinig sa kanya ay ang isiping hindi man lang siya naalalang abisuhan ni Riggs. Ganun ba ang akala? Ang sama ng loob nito sa kanya para tikisin siya. Nagiinit ang sulok ng mga matang tinalikuran niya si Armida upang magkulong sa kanyang silid. Kompletong dumating sa Davao ang pamilya ni Kylie upang saksihan ang pagtatanghal ng grupo ni Riggs. Pagkagaling sa airport ay dumiretso sila sa tahanan ng mga suniga sa Panabu City. Si Beth at ang mga kawaksi lamang ang naroon dahil ang mag-amang Riggs at Dante ay ilang araw nang abala sa mga preparasyon sa tiyatro. Hindi nagalit ang kanyang ninang sa ginawa niyang pagpapanggap ng pangit. Ayon dito, naiintindihan nito ang esposo kung bakit ginawa niya yon. 2 linggo na mula nang huli silang magkita ni Riggs. She had been missing him but never had the chance to talk to him even on the phone. Hula niya ay nag-iba na ito ng numero dahil hindi na niya makontak. Kung tutuusin, madali lang niyang mareremedyuhan ang naputol nilang komunikasyon sa pamamagitan ng mga magulang nito. Pero nahihiya naman siyang humingi ng pabor sa mag-asawa. Masama ang loob niya na tila kinalamutan na siya. Dahil lamang sa isang walang saisay na bagay. Ngunit gustuhin man niya na makipagtikisan, hindi naman maatim ng puso niya na labis na nangungulila nito. Kung kinakailangan niyang manikluhod rito, gagawin niya. Magkaayos lang sila. Kaya nang dumating ang paanyaya ni Tita Beth na sila naman ang magbakasyon sa Davao, ura-urada niyang sinabihan ang mga magulang niya na mag-impake na sila. Aliw na aliw ang audience sa loob ng Teatro del Rio habang nanunood ng pagtatanghal.
It was a satire of drama and comedy where Riggs played the major role. If Carlene was to rate his performance, she gave him out outstanding grade. He was really good an actor. Nang matapos ang dula, standing ovation ang papuring tinanggap ng mga artistang gumanap. Naku, masusupresa si Riggs pag nakita ka. Excited na sabi ni Tita Beth. Patungo sila sa backstage noon upang i-congratulate ang mag-ama. Hindi ko na siya na-inform kahapon tungkol sa pagdating niyo dahil hectic na ang mga schedule nila. Sa mga last minute preparation, rehearsal, etc. But he specifically requested that you be present here in this event. Ikinatuwa niya ang narinig. Lumaki tuloy ang kumpiyansa niyang magkakaayos na sila ni Riggs. Hindi na ho siya masosurprise, tita. Nakangiting pasubali niya. Natanaw na ho niya ako kanina sa front row. Wala sa hinagap niyang siya pala ang masosopresa sa tagpong masasaksihan niya nang sapitin nila ang backstage. Kitang-kita niya na may isang magandang babaeng lumapit kay Riggs at nagnakaw ng halik sa mga labi nito. Halatang nagulat ang binata. Pagkunwan ay tatawa-tawang gumanti ng yakap sa naturang babae. Parang pinipiga ang puso niya. Kaya para hindi na lumala pa ang nadaramang sakit, patalili siyang sumibat nang malingat ang kanyang mga kasama. Biglang-biglang si Riggs sa inakto ni Roxanne. Pero sa halip na punahin na ang sinasakyan na lamang niya upang hindi mapahiya sa mga kasama niya. Kahit nung sila pa, his ex-girlfriend had a habit of kissing him in public as her way getting. Baliwala lang sa kanya yon. At sa halip ay makipaglingkisan pa rin ito. Pero noon yon, things were different now. Dampi lang ng balat nito ay nakadarama na siya ng pandidiri. Hingi it will really take time to fully forgive and forget. Mantak pa rin sa kanya ang ginagawa nitong kasalanan. Tinanggap lang naman niya ang pakikipag-reconcile nito para sa sariling peace of mind. That way, he'd lean to let go on the past with no ill feeling. Malay ba niyang magbubunsod iyon upang lalo lang nitong igiit ang sarili niya? Ilang beses na niya itong tinapat pero sadyang malakas ang fighting spirit nito. Ayaw siyang lubayan. Riggs, nandyan ang ninong at ninang mo, anang ng daddy niya, na inginuso pa ang mga taong binanggit. Sinundan niya ng tingin. Ang tinitignan nito ay kaagad niyang natunton ang hinahanap. Nakita niya ang mami niya at ipinapakilala ang mag-anak na ay nais sa Del Rio Brothers, na acquaintance din ng mga magulang niya. Nagpasintabi siya sa mga kuusap at maya-maya pa ay kasunod na rin siya ng ama habang lumalapit kina Lorenzo. Where's Kailin? Nakangiti pero kunot noong tanong niya kay Armida. Matapos siyang makipagbatian sa mga ito, alam niyang narito ang dalaga dahil nakita niya ito kasama sa hanay ng audience. Aba, bigla na lang nawala. Heto't katetext lang. Nauseated daw siya sa dami ng tao kaya naisipan niyang lumabas. Saba na lang daw siya maghihintay. Hala, baka nakita kang nakikipaglambutsingan kay Roxa na yon. At saka nagselos, paanas na sabi ni Beth na tinignan pa siya ng malalim na may pagbabanta. Humihingi ng paumanhin ang tingin inikon nito sa kanyang ninong at ninang dahil halatang disgusted din ang mga ito sa nasaksihang eksena kanina. It's not what you think. It is, naiiling na pahayag niya. Pagkunwan ay nagmamadaling iniwan ng mga ito upang magtungo sa parking lot. Parang sasabog na sa selos at sama ng loob ang dibdib ni Carlene. Pero hindi niya magawang umatungal. Naiiya siyang makita ng driver na mga suniga na naroon lang sila sa labas ng van at naninigarilyo. Pilit niyang inaalis sa isip ang tagpong nakita niya kanina. Pero paulit-ulit naman yung gumigiit sa diwa niya. Sino ang babaeng yun? Girlfriend ni Riggs? May nobya na pala ito. Bakit nakikipag-commit pa sa kanya? O maaari ring bagong love interest? Pero bakit ang bilis? Kung mo nagkakalabuan na sila ay pinalitan na kaagad siya.
wala rin pala itong ipinagkaiba kay James. Sa isiping iyon, dagling naunahan ng pagpatak ang dalawang butil ng luha niya. Hindi niya tinangkang pahirin ang mga yon. Pero ipinikit niya ng mariin ang mga mata upang pigilin ang mga kasunod pa. Why the tears? Ana ng isang tinig na kagyat na nakakapagpaigtad sa kanya. Nang tignan niya ang pinagmula niyon, ay nakita niya si Riggs. Nakangiti pero malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang isang kamay nito ay nakakapit pa sa pinto ng van. Nasa kabalahan ng isip niya ay ni hindi niya na malayang nabuksan ito kanina. Tears of jealousy, I guess. Tudyo nito sa kapinahid ang hinlalaki, ang luha sa kaliwang pisngi niya. No, it's the song. Ano yung mabilis na iniwas ang mukha bago pa nito mapahid ang kabilang pisngi. Bukod sa tila kuryenteng hatid ng dantay ng balat nito, natakot siyang may masinag itong emosyon sa mga mata niya. I'm listening to music. It's quiet moving. Itinaas pa niya ang hawak na cellphone upang suportahan ang palusot. Tinanggal nito sa tenga niya ang kabiyak ng headset at pinakinggan. Napakunot noo ito pagkunwan. Thriller ni Michael Jackson. Nakakaiyak. Maang nasaad nito habang titig na titig sa kanya. Napahiyang umirap siya. Ano bang ginagawa mo dito? Pagtataray na niya nang hindi makontrol ang saloobin. Baka hinahanap ka na ng girlfriend mo. Napangiti na ito ng malawak. Walang sabi-sabing tinabihan siya nito ng upo. Ngit-ngit at inakbayan. So, tama ang mami mo. Nakita mo nga nang halikan ako ni Roxanne at nagselos ka. Namilog ang mga mata niya. Si Roxanne yon? Yung ex mo? Na binabanggit mo dati? Parang ayaw maglagos ng salalamunan niya ang mga kataga. Pagkibit-balikat na tumango ito. And she want to win me back. I see. Di mapigilang mapapiyok na sabi niya. Muli niyang iniiwas ang mukha para ikubli rito ang pait sa mga mata niya. Good luck to her then. Anong good luck to her? Natatawang tugon nito sa hinagilap ang tingin niya. Dad, I ever tell you na gusto ko makipagbalikan sa kanya. Matagal lang tapos. Ang amin sa lahat. Kylene, siya lang naman itong ayaw para sumuko at buntot pa rin ang buntot sa akin. She even promised she be a good wife just to have me back. But sorry to her. My heart has come back to when it really belong to you. Kaya sarap sanang pakinggan ang mga sinasabi ni Riggs kung hindi lang siya inaatake ng matinding panibugho. You kiss her. Aniyang napapailing. Did I? It was her who kissed me. But I never responded. Ayoko lang siyang hiyain kanina. Kaya hindi ko na siya sinita. But I promise, it will be her last attempt na ipilit niya ang sarili sa akin. Dahil mamaya, ia-announce ko sa lahat na ikaw ang mahal ko at pangakasalan. Riggs, parang ibig maiyak, nausal niya. You have no idea how much you made me happy. Sa halip, tumugon siya. Siniil niya ito ng halik. Ipinikit niya ang mga mata at tinugon ang halik nito. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay libu-libong estrella ang sabay-sabay na magniningning sa kalangitan. At nakikiisa sa pagdiriwang ng puso niya. I love you, madamdaming pagtatapat niya nang maghiwalay ang mga labi nila. Ano ba kung siya na ang unang bumanggit niyon? She was just being honest with her feelings. To hell with masquerade and pretensions. I love you so much, ani ni Riggs, titig na titig sa kanya. Matagal na. At hindi yon skin deep lang. Sana paniwalaan mo na yon this time. I'm sorry kung na-offend ka sa sinabi ko noon. I admit medyo nagdamdam talaga ako pero sandali lang. Not enough para tikisin kita. Eh bakit hindi ka na nagparamdam sa akin mula noon? Siya naman ang nagpakita ng pagtatampo. Sinadya ko talagang huwag mo nang makipag-ugnayan sa'yo. Kahit na para akong mamamatay sa pangungulila at pag-iisip sa'yo.
I pout a lot of desire dahil ayoko mag-divert ang concentration ko. You see, puspusan na ang paghanda namin para sa play na to. But if I ever I got the chance to even hear your voice for just a sec, I don't think I could stick with my right sense. There and then, siguradong lilipad ako pabalik sa'yo kasi hodang i-demand ako ng mga Del Rio. Napangiti na siya ng malawak. Naniniwala na ako sa'yo. Aniya at ipinatong ang isang palad niya sa tapat ng puso nito. Your heartbeat simply can lie. Pero dahil pinasama mo rin ang loob ko sa ginawa mong pagtatago, may parusa akong ipapataw sa'yo. Ano? Habang buhay mo kong paglilingkuran, with all my heart, walang gatol na tugon nito. Pagkunwan ay buong pagmamahal siya ang kinintal ng halik sa noo. Just bear with me. Siya na ang kusang yumakap dito. Ano pa ba ang kailangan niyang marinig? She had heard enough. At dito na po nagtatapos ang huling bahagi ng aking kwento. Nawa po ay patuloy kayong sumubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat po.